Sino nga ba ang player na ito na matatapos na ang kontrata sa Barangay Ginebra? At PBA, inanunsyo na ang eksaktong petsa kung kailan gaganapin ang PBA draft at awarding ceremony para sa best player of the conference sa nakaraang PBA bubble. Yan ang pag-uusapan natin mga paps, pero bago ang lahat, please like the video. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe at hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintis sa mga videos natin. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Excited na ba kayong malaman kung sino ang magiging best player of the conference sa nakaraang 45th season ng PBA? Well, the long wait is over dahil sa January 17 ay iaanunsyo na ng PBA kung sino ang magiging best player of the conference. Subalit magiging kakaiba ito kumpara sa mga nakaraang awarding ng PBA. Dahil sa unang pagkakataon, virtual ang magiging setup para sa PBA awarding at ganoon na rin ang magiging setup para sa parating na PBA Draft 2021 na gaganapin naman sa March 14. Ginawa na rin ito ng NBA para sa kanilang Rookie Draft 2020 bilang pagsunod na rin sa health protocols na dulot ng pandemyang pinagdadaanan natin ngayon. Naging successful naman ito, kaya naman hindi na nakakapagtaka na i-adapt na rin ng PBA ang ganitong klase ng sistema. Gaya nga ng sinabi ni Coach Yeng Giao na ang NBA ang magiging model natin sa mga bagong setup na gagawin sa PBA sa panahon ng pandemya. Sa ibang balita naman, may isang player ang Barangay Ginebra na malapit nang matapos ang kontrata. At yan ay walang iba kundi si Prince Capiral. At sa ganda ng kanyang pinakita sa nakaraang PBA bubble, hindi na ako magtataka kung bibigyan siya ng panibagong kontrata ng Barangay Ginebra. Sa pagkawala nga ni Greg Slaughter sa Barangay Ginebra, ay itong si Prince Capiral muna ang pumalit sa kanyang spot. At dahil mas mahaba na ang kanyang playing time, dito na lumabas ang laro ni Prince Capiral. Sa mga panahong backup pa lamang siya ni Greg Slaughter, alam naman natin na may ibubuga siya. Pero dito sa PBA bubble ay grabe yung pinakita niyang performance. Maraming ginulat si Prince sa kanyang outside shooting na napaka-smooth talaga. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit umalago agad ang Barangay Ginebra sa standing sa elimination round ng PBA bubble. Kaya naman wala akong nakikitang dahilan para pakawalan o hindi bigyan ng panibagong kontrata ng Barangay Ginebra itong si Prince Capiral. Kung kayo ang tatanungin mga paps, bibigyan nyo ba ng panibagong kontrata si Prince Capiral o gagawin nyo lang trade asset? Comment mo na yan dyan sa comment section down below at babasahin natin yan. At syempre bago tayo matapos, shoutout muna kay Raymond Iglesia, Michael D, Hoops Highlights PH, Hunter Lloyd 99, Rico Jelina Lopez at June B. Ramos. And that's it for now mga paps. Maraming salamat sa panonood and see you again para sa ating next video. God bless!